What's up, mga meme? Here we do rituals and luck charms. And for those of you who are just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel. And for today's video po, ha, mga meme, we will talk about Santiago. Sinong Santiago? Sir Juan Santiago? Hindi po, ha, mga meme. Yung Santiago po, ha, mga meme, yung pong isang napaka-powerful na icon po yan, ha, mga meme, sa Chinese tradition o sa mga inchik po, ha, mga meme, sa Chinese feng shui na natalaga lang pong, nako, ito po yung pinaniniwalaan po, ha, mga meme, ng ating mga Chinese communities na nakakapagbigay ng kaswertihan at nakakapagprotekta sa atin, ha, mga meme, laban at kontra sa mga sinasabing mga negativities, mga ill-negative energies po, ha, mga meme, na maaaring sumalakay po sa inyo, lalong-lalo na po, ha, mga meme, sa usapin ng kaperahan. Opo, ha, kasi mga meme, maraming katawagan sa kanya, ha, mga meme, ang ating mga Chinese communities, katulad sa Hong Kong po, ha, mga meme, ang tawag ata sa kanya ay Guan Yu. Sa Taiwan po, ha, mga meme, Guan Ti o Huang Kong din, ha, mga meme. Pero dito po sa atin sa Pilipinas po, ha, mga meme, tinatawag po siyang Santiago. Siya po yung Santiago po, ha, mga meme. O si General Huang Kong po, ay talagang naging tao po yan, ha, mga meme, sa China nung araw. General po kasi siya, ha, mga meme, siya talagang yung parang kanang kabaybaga ng ano, emperor noon sa China. At dyan po, ha, mga meme, talagang pinaniniwalaan ngayon na talagang nakakapagbigay at nakakapagprotekta sa atin, ha, mga meme, laban sa mga sinasabing mga ill-negative energies na yan, na yun na nga, maaaring magbigay nga sa atin ng mga sinasabing mga kamalasan. Kapag kayo po, ha, mga meme, meron yan, yung mga sinasabing image o kahit litrato lang po, ha, mga meme, ni Huang Kong o ng Santiago po, ha, mga meme, kayo mapuprotektahan yan. Lalong-lalo na po kung kayo po may mga businesses. Eh, ano ang itsura niyan? Yan nga po, ha, mga meme, nasa picture, yan nasa video natin. Ako, di ba ba? Yan po si Santiago, ha, mga meme. Yung parang, ano mo, parang kalamin, napaka-terror na sundalo. Ito po, ipapakita ko sa inyo, ha, mga meme. Kasi ako po, mayroon din pong Santiago personal na talagang ginagamit ko. Ito, oh, tingnan nyo ang aking talagang, wow, cute na kita, mga meme. Pero, tingnan nyo mukha niya, no. Yan po si Santiago. Aha, opo, tingnan nyo. Siya po, ha, mga meme, may hawak na ito. Espada. Espada po kasi, ha, mga meme, nung araw ang ano, pang laban. Di, syempre, mga armalite o mga ita o mga baril. Wala pa naman baril nung araw. Syempre, mga espada lang nun. Mga ganyang pantaga. O, tinignan mo, nakakatakot. Ano, pagkaya kayo nataga nito, nakakarit ito, ha, mga meme. Yan, eto po, ha, mga meme, ang image po ni Santiago. Ganyan po ang itsura niya. Parang nakakatakot pala. Di naman po, ha, mga meme, ganyan talaga siya. Parang namumula lagi. Tinan yung mukha niya o parang tano, nag-aapoy sa pula. Pulang-pula. Pero alam niyo po ba, ha, mga meme, na mas pula po yung mukha ni Santiago o ni Huang Kong. Mas maganda po yan, ha, mga meme. Ibig sabihin po, mas mabagsik, mas powerful siya, ha, mga meme. Tingnan niyo yung kanyang espada dala-dala o tingnan niyo. Nako, kapag kayo nakarit niyan, ha, mga meme. Seryoso. Eh, talagang chak da chak ay Tego Earth ka. Oh, yan po kasi, ha, mga meme, ang hawak ni Huang Kong o ni Santiago, espada po yan. Siyempre, nung araw naman po, ha, mga meme, wala naman po mga armalite nun, mga baril-baril. Siyempre, espada po ang ginagamit nila nun. At yan po, ha, mga meme, siya po ay general po siya. Sundalo siya, ha, mga meme, siya po yung tinatawag din pong God of Wealth. Ah, oh, talaga ba? Opo, ha, mga meme. Kaya ito po, napakaganda at napakainam po kung kayo po may mga negosyo. Ito po, ha, mga meme, ilalagay niyo po sa mga tindahan po ninyo. Maglagay po kayo nito, ha, mga meme. Kung kayo po, ha, mga meme, nag-aalaga ng Buddha. Yung mga Buddha. Ayun, o. Dan yung, ang dami kong Buddha dyan, ha, mga meme. Eh, dapat po, ha, mga meme, kayo po yung mag-alaga din po ng Huang Kong o ng Santiago, ha, mga meme. Kasi siya naman po, ha, mga meme, ang tutulong sa inyo na puprotekta, ha, mga meme, laban sa mga negatibong enerhiya nga yan, mga negatibong elemento, mga negatibong espiritu, ha, mga meme, na maaaring sumalakay sa inyo at magbigay sa inyo ng mga kamalasan at maaaring nakukunin ang mga pera po ninyo, ha, mga meme. Ah, ganun ba? Opo, kaya kayo po, ha, mga meme, mag-alaga po ito. Kung halimbawa kayo po may mga negosyo tapos kayo po yung nalugi, yung parang ito na kayong nalulugi, buwabaksak na yung mga businesses po ninyo, parang kayo naulats na, malapit na kayo mabankrap, ha, mga meme. Eh, naku, maglagay na po kayo nito, ha, mga meme, sa mga tindahan po ninyo ng Santiago. Kasi siya po, ha, mga meme, ang kokonta sa tuluyang pagbaksak po ng inyo pong mga negosyo. Poprotektahan po kasi niya, ha, mga meme, ang kayamanan po ninyo, ang pera ninyo, ha, mga meme. Pero kunin niyo po, ha, mga meme, yung pinakamabagsik na itsura po ng Santiago o ng Huang Kong, ha, mga meme. Kasi yun po mas powerful. Yan, tapos dapat po, ha, mga meme, meron siya pong hawak na espada. At tingnan niyo po, ha, mga meme, yung balbas niya. Hawak-hawak niya po yan, ha, mga meme. Ganun po ang kunin niyo po, ha, mga meme, yung pong Huang Kong na hawak-hawak po niya mismo yung balbas niya. Yan po, ha, mga meme, tingnan niyo yung balbas niya. Hawak-hawak po niya yan, ha, mga meme, sa kamay niya. O,
Alam niyo kung bakit? Kasi may significant po yan, ha, mga meme. Kasi may story po yan. Pero hindi ko na po sasabihin sa inyo, ha, mga meme. Kasi naku, aabutin po tayo ng siyam-siyam. Baka, baka Chinese New Year na, hindi pa tayo tapos sa kwento. Pero alam niyo po ba, ha, mga meme, na kaya niya hawak-hawak po yan, ha, mga meme. At alam niyo po kung ano pong sinisimbolo po niyan. Power po, ha, mga meme. Kapag ka nakita po yan, ha, mga meme, ng mga negatibong elemento, mga negatibong espiritu, takot po sila dyan. Kasi alam niyo po ba, ha, mga meme, na napaka-powerful po, ha, mga meme, ng balbas niyang yan. Ah, talaga ba? Opo, kaya kayo po, ha, mga meme, mag-atikadit po nito. Yan. Ang Santiago po, ha, mga meme, talagang pinaniniwalaan na napaka-powerful na makapagbigay ng swerte rin po, ha, mga meme. At yun na nga, magbigay ng protection sa atin. Yan, halimbawa kayo po, ha, mga meme, may mga negosyo. Tapos kayo po, halimbawa, ay nakakaramdam ng konting pagbaksak, pagtumal, ha, mga meme, ng mga benta po ninyo, ng mga businesses po ninyo, ha, mga meme. Nako, humiling kayo kay Santiago, ha, mga meme. Kayo po'y mag-alay lamang po ng tatlong insenso. Magtiri kayo dyan ng insenso sa kanya, ha, mga meme. Magsindi kayo. Umaga po nyo gawin yan, ha, mga meme, kapag kakay po, ha, mga meme, hihiling. Yan, ganito po, ha, mga meme, kumuha po kayo ng mga insenso. Tatlong piraso lang po, ha, mga meme, ng insenso ang kukunin natin. Magsisindi po kayo, ha, mga meme, sa umaga ng tatlong pirasong insenso. O, ito po yun. So, pagkatapos, ha, mga meme, babanggitin nyo po yung pangalan niya, ha, mga meme, yung pangalan ni Santiago, tapos banggitin nyo po ang pangalan po ninyo, tapos kayo po, ha, mga meme, ay magsindi ng insenso. Kayo po'y humiling, ha, mga meme. Halimbawa, ano ba gusto nyo mga kahilingan? Halimbawa, tumaas ang benta nyo ngayong araw na ito. O, ganun, sabihin nyo, o, Kuang Kong, o Santiago, ako si ganyan-ganyan-ganyan, o, tapos sabihin nyo yung mga kahilingan nyo ngayong araw na ito. Halimbawa, kayo po'y may mga bayarin, may mga utang kayo, o, halimbawa, kayo po'y mahina ang benta. Hilingin nyo na lumakas pa ang benta po ninyo ngayong araw na ito. Maraming benta, maraming kita. Ganun, para talagang dire-diretso, para talagang tutubo kayo ng malaki. Yan, hihilingin nyo yan dito, ha, mga meme, kay Santiago. Tapos, kapag kayo naman po, ha, mga meme, mag-aalay, ang bisidahan nyo po, ha, mga meme, eh, isa lang po. Isang piraso lamang po, ha, mga meme, na insenso. Kapag kayo po ay mag-aalay ng pasasalamat bagal, ba, o kayo po yung mga kahilingan na nag-grant. Siyempre, magpasalamat kayo, ha, mga meme. Mag-alay kayo po ng isang insenso. Magtiri kayo po, ha, mga meme. Pero dapat po, ha, mga meme, yung insenso na sisindihan po ninyo, pag hinawakan nyo po yan dito po, ha, mga meme, sa kita hinahawakan yan. Dito po, ha, mga meme, dapat hindi po lalampas sa tiyan niya, ha, mga meme, kapag ka nagtirik po kayo. Kaya dapat po, ang inyo po mga Santiago, ilalagay nyo sa matataas na lugar. Yan. Tapos, ang insenso po nyo dapat nasa baba na hindi po lalampas, ha, mga meme, yung pinakadulo ng insenso nyo sa tiyan niya. Kasi pagka nilampas yun sa ulo niya, magagalit yan sa inyo. Lalo kayo mauulat. Oo, di ba ga? Kasi nga po, mga meme, eh parang, ano ka sa kanya yan, disrespect ka sa kanya yan. Kahit po sa mga Buddha, ha, mga meme, halimbawa kayo po mag-aalay po ng mga insenso, magsisindi po kayo. Huwag niyo po nga hayaan po, ha, mga meme, na ang mga dulo po ng insenso natin na sisindihan, ha, mga meme, lalampas dun sa tiyan nila. Dapat po, ha, mga meme, level lang po dito sa tiyan po nila ng mga, yun nga, mga Buddha, mga ito, ni Kuang Kong, ng Santiago, ha, mga meme. Hindi katulad kasi yan ng mga kandila, kasi, ha, mga meme, na pag sinindihan natin sa altar, kahit ikalalaki ng mga kandila habang gabi, okay lang. Sa Chinese po, hindi po, ha, mga meme, kasi may nagsabi sa akin ng ganyan, eh. Yung tamang pagsisindi po ng, ito, ng insenso po, ha, mga meme, sa Chinese. Yan, ganun po, ha, mga meme. Kailangan po, nasa baba po siya. Mas maganda po, ha, mga meme, sa baba, sa table na lang po nyo ilagay. Tapos, halimbawa, siya po nasa altar, nasa pasamano. Yun, sa baba nyo ilagay ang insenso nyo, ha, mga meme. Huwag nyo ilalampas sa ulo niya. Ganyan, magsisindi kayo nakaganyan, ha, mga meme. Hindi po maganda yun. Kahit po mga ibang incheck po, ha, mga meme, hindi alam yan. Opo, sila po, sindi lang na sindi ng mga ganito, ng insenso, ha, mga meme. Pero hindi nila alam na hindi ba maganda, ha, mga meme, kapag ka ang dulo ng insenso ay lumalampas sa tiyan nila. O, so ito po, ha, mga meme, ang ating Santiago o Kuang Kong, ha, mga meme. Nako, mag-alaga po kayo nito, ha, mga meme, kung kayo may mga negosyo dyan. O kahit halimbawa po, ha, mga meme, wala kayong mga businesses, kahit po sa bahay po ninyo, ha, mga meme, maglagay po kayo nito. Para kayo po, ha, mga meme, maproteksyonan yung mga kayamanan natin, ha, mga meme, siya po ang magbabantay niyan. Para tayo po, ha, mga meme, hindi laging nauubusan, hindi nasasaidan at hindi po tayo nalulugi, ha, mga meme. Para talagang pumasok po ang lahat ng mga biyaya ng buhay at para tayo po, ha, mga meme, hindi mauubusan ng kayamanan. Kasi andyan si Santiago. O, diba? Kung kayo po, ha, mga meme, gusto nyo kayo po yung talagang maswertihin pa, ha, mga meme, eh, mag-atika po kayo ito. Mag-alaga kayo ng Santiago dyan sa mga tahanan po ninyo. Para talagang kayo'y dumugin na ng mas maraming mga biyaya ng buhay, kayamanan at kaswertihan, ha, mga meme. Pero sabi nga po, ha, mga meme, ang swerte kasi, ha, mga meme, nasa tao yan. Baka nga kayo po, ha, mga meme, eh,
kukuha ng Santiago o ng Kwangkong ha, mga meme. Pero kayo man po, wala naman pong ginagawa sa sarili po ninyo para kayo umasenso. Nako, hindi po ganun yan ha, mga meme. Kasi ang swerte po ng tao, iba-iba po yan ha, mga meme. Ang swerte ni Pedro, hindi po pwede maging swerte po ni Juan. Dapat po ha, mga meme, tayo kikilos talaga. Imbibe po natin ang kaswertehan ha, mga meme, para talagang tayo umasenso sa buhay natin. O baka naman sisisin nyo kay Kwangko o kay Santiago ha, mga meme, kayo hindi sinuswerte. Yun naman pala eh, kayo po'y kumuha nga nito. Wala naman kayo ginawa sa sarili po ninyo ha, mga meme. Kayo nakabikangkang lang din dyan. At kayo nakatunga nga rin dyan ha, mga meme. Eh naku, walang mangyayari pa rin sa buhay po ninyo. Kahit maglagay pa kayo ng pagkalaki-laking image na ni Kwangko o ni Santiago, baka kayo matadyakan lang niya sa... Baka kayo sipain lang yan dyan ha, mga meme. Kung kayo tatamad-tamad din sa buhay po ninyo. Basta't kayo po ha, mga meme, naniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, i-imbibe natin po ha, mga meme, sinasabi mga kaswertehan na hatid ng mga yan. Ito, katulad ito ha, mga meme, na ating Santiago. Yan, yung mga sinasabi mga buda-budang yan. Itong ating Kwangko ha, mga meme, o Santiago. O yung kahit mga sinasabi mga papaswerte yan ha, mga meme. Itong mga nakasabit nga po yan ha, mga meme. Tinan nyo, oh, talaga ng mga tinatad ko na ng mga pampaswerte. So ito po ha, mga meme, imbibe po natin yan ha, mga meme, ang sinasabi mga kaswertehan at power na maaaring ihatid sa atin ng Santiago o ni Kwangkong ha, mga meme. Kasi yun na nga, baka ito ho, mga meme, ang magbigay sa atin ng mga sinasabing mga inaasam-asam natin na mga biyaya ng buhay na talagang magpapayaman na sa atin. Hindi ba ga? Gusto niyo yan? Aba, kung gusto ko yan ha, mga meme. O, sa mga meme, kung kayo may mga katanungan patungkol po din sa ating pinitsyo na pampaswerteng ito dito po sa ating Santiago, eh pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan ha, mga meme, sa ating comment box. At kapag kayo pinabasa ko, sasagutin ko po yan dito ha, mga meme. O, so yun po ha, mga meme, sana po may napulutan naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. At bago po tayo magtapos sa mga meme, magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga masugid na mga subscribers. Kaya, shoutout kay Miss Sara Garcia, at kay Miss Lourdes Ochia. Shoutout din po kay Miss Maria Elisa Ilagan at kay Miss Gemma Ibanez Arnibal. Shoutout kay Miss Mary Anya Bales at kay Miss Maricar Jimenez. Shoutout din po kay Miss Luella Gayan at kay Miss Juby Rosepe. Shoutout kay Miss Maria Rosario Malong at kay Miss Ruena Libanan. At mega shoutout din po kay Miss Ruhayda Ali at kay Sir Adrian Rodriguez. Shoutout din po kay Miss Lolita Ronario at kay Miss Marcita Salagan. Shoutout kay Miss Annabel Aliganga at kay Miss Erlinda V. Lim. At mega shoutout kay Miss Vilma Boraga at kay Sir Louis Aquino. At sinashoutout ko rin po si Miss Clarita It Bernardo at si Miss Mila Rica Frente. And so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Fresh pa ba kayo? Ako, fresh pa ako. Ewan ko sa inyo. Ah?